Okay, good evening. Good evening ulit sa inyong lahat. Last night, nakikita kita po tayo sa Introduction to CFD. That's every Wednesday. Ngayon, MT4 Platform Navigation and Risk Management every Thursday. So, by the way, I am Regina or Miss Tech, also known as Miss Tech, in behalf of RNFX, your account manager, your host for tonight. And yes, sana po welcome po sa lahat na pumasok. And pag meron po tayo mga Q&As, please don't hesitate to chat me later on after the session. Okay, pwede niyo pong i-take down notes yung mga Q&As niyo. For tonight's discussion, MT4 Platform and Risk Management with regards to the pending orders or the limit orders, the limit entries or the pending orders. Okay. So again, for the disclaimer, foreign exchange trading carries high level of risk and may not be suitable for everyone. This will work against you as well as for you. You must be carefully consider your goals, objectives before deciding to trade foreign exchange. You should invest money that you cannot afford to lose because possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment, as you should be aware of all risks associated with foreign exchange trading. So invest what you can afford to lose. Okay. Investing lahat naman ng mga investment, may risk. Kahit po magputa po tayo ng negosyo, ng business, may mga risk. Hindi naman pwede pag put up ng business, panalo, laging profits. Meron din time na magbabagsak siya. So, be ready and be prepared. Pero, yung goal lang natin is habang meron po tayong profits, pwede po natin i-set aside. Okay? So, limit orders in MetaTrader 4 using PC or desktop. In MetaTrader 4, a popular trading platform for Forex and CFD. Ano nga ba yung MetaTrader 4? Yan po yung gateway ng pagtitrade natin. Sila lang po yung pwede natin gamitin sa pagtitrading, sa pag-buy and sell, sa Forex market, or to other CFDs. There are several types of limit orders that traders can use to manage their trades. Limit orders are orders to place, I mean, limit orders are orders placed to buy or sell a financial instrument at specified price or better. Here are the main types of limit orders in MetaTrader 4. Itong apat na mga pending limit orders yung ginagamit for future trades. Yung pinagawa yung sa future trades. Aside sa instant execution. So, mamaya ipapakita ko yung sample sa MT4. Ano po yung apat na mga limit orders na ginagamit sa MetaTrader 4. Buy limit. A buy limit order is placed below the current market price when a trader expects the price to decrease to a certain level before reversing and moving higher. It is used to enter a long position at more favorable price. So, yan po yung example ng buy limit. Order place below price and price then goes up. If yung price natin is nasa taas, magta-target tayo sa baba ng price para po mag-set tayo ng buy. Kapag once ma-hit po yung price natin, yung entry natin sa buy limit, magtataas, hoping na tataas yung price or yung goal natin is tataas yung market if we choose to set a buy limit. Same thing with the sell limit. Sell limit orders placed above the current market price when a trader expects the price to increase to a certain level before reversing and moving lower. It is used to enter a short position at a more favorable price. So, same thing with the sell limit. Yung sell limit na naman, kapag tayo po ay yung price is nasa baba.
yung price is nasa baba, tapos magta-target tayo sa above ng market, ng above ng current price, at yung goal natin is to sell pababa. So from the current price nasa baba, set po tayo ng sell limit sa taas. Once ma-hit po yung entry natin, and hoping sana yung market ay pababa. So yan po yung future trades na ibig ko sabihin. Ibig sabihin, once mag-set po tayo ng ganitong mga limits, hindi pa po siya instant execute na papasok sa market. Mag-i-execute lang po siya once ma-hit po yung entry price na nilagay natin for the buy limit and sell limit. So ito yung pangalawa. So ano yung other two? Sila po yung buy stop at saka yung sell stop. A buy stop order is placed above the current market price and is used to enter a long position once the price surpasses a certain level. It is often used to catch breakout trades and enter position as the price moves higher. Yung buy stop naman is continuous. Kapag nasa ilalim, magta-target tayo sa taas ng price. Once ma-hit po yung price natin from the downside of current price, once ma-hit po yung sinet nating buy stop, ibig sabihin, yung goal natin is pataas, continuous na magbabay. So from down, ma-hit natin yung sa taas ng current price, mag-set po tayo ng buy stop, ibig sabihin, yung target natin is yung market is pataas. Same thing with the sell stop. Kapag nasa taas po yung price, yung current price, and then magta-target po tayo ng continuous selling drop. So from the current price, masiset po tayo ng sell stop below the current price and hoping na magtuloy-tuloy po yung drop. Once ma-hit po yung drop, continuous po at ma-hit po yung sell stop natin. So, next po natin is mag-charting po tayo. Papakita po sa trading view. One moment. Hindi pa pala naka-open ang trading. Okay. Trade ko yun kanina. So, for example, sa itong pair na NCD USD, I mean, by the way, nakita po ba ko? Wait po. Pa-thumbs up po if na-clear po yung share screen. Nakita po ako at saka yung share screen po na trading view. Okay. Thank you. So ano yung kanina? Yung apat na pending entries. Focus muna tayo sa ganito, sa dalawang to. Sa buy limit at sa sell limit. Sample here. Pag sinabi natin kasing buy limit at sell limit, yung isang hint po dyan na ginagamit is parang merong U-turn. Besa roads. No? Kasi pag buy limit at sell limit, from down, pupunta sa up, then magproceed sa down. So parang from the down price, magta-target sa taas,
And then yung target mo is to sell. So yung hint ko dyan is U-turn para madali po matandaan. Dati nung beginner pa lang ako. Ano kaya ang buy limit? Kasi nalilito ako eh. Yung buy limit, the sell limit, yung lalo na yung buy stop at sell stop. Inabot talaga ako ng months sa pag-iintindi. So yung ginamit ko lang, so yun, bibigay ko na para mas madali po yung ma-catch up. Si buy limit at si sell limit, parang nag-U-turn. Okay. U-turn. Buy limit. From example, ito. Found it. Yan. Ito yung example ng buy limit. Example, magsiset kasi yung mga pending orders, yung sinasabing pending is hindi pa siya na-execute, meaning hindi pa siya papasok sa market. So mag-set tayo ng trades for future targets. For example, yung current price natin nasa taas. So yung target natin is magbabuy. Assuming magbabuy tayo sa part na to. So lagay natin yung buy. So dito tayo magbuy. So hoping na once ma-hit po yung price na i-set natin sa MT4, yun na po yung pwede natin sabing buy limit. Okay. Ah, okay. Wait lang ah. So, example ko lang po yung trading view. Yun mamaya yung execution sa MT4 pala. Okay, so from here, kasi wala pong backtest yung sa MT4. So, sa trading view ko na lang ipapakita muna. Later on ko i-execute sa MT4 application. Okay, so from here, dito tayo, yung magta-target kasi tayo ng buy. Magbabuy tayo. So, ibig sabihin, sa part dito, possible mag-buy. So, after nyo po yung mag-TA, example, eto siguro, after niyang ma-hit yung support dito, magba-bounce. Yung other term ng U-turn pala is bounce. No, magba-bounce from the top. So, magsiset tayo dito ng entry natin. So, example, nag-set na po tayo, hindi pa na-hit. Once ma-hit po yan, ibig sabihin, papasok na siya sa trading, sa live trading nyo. Or ma-demo man yan, or live, papasok po siya sa real market. So, once na-hit na po yung price natin, so, pasok na po yun. So, example, nag-buy tayo. And tumaas naman. Ibig sabihin, na-hit po yung buy entry natin. Nag-buy tayo. Don't mind po muna sa 1:1 ratio. Mamaya pa po yung risk management. Yung example ko po ngayon is paano mag-set ng buy limit. Ano po yung purpose ng buy limit? So, yung purpose ng buy limit is yung goal natin is hoping yung market is tataas after ma-hit yung entry price natin. Yan po yung pwedeng mag-set ng buy limit. Okay? Another sample ng buy limit. Alam ko sa mga newbies, ito yung apat na mahirap i-apply. So, for now, if practice na muna for familiarization, use demo. Iba kasi yung instant execution. Once instant is execution, that's real time. Once na trade nyo po yung instant execution, mag-execute siya, papasok po talaga siya sa real time. Okay? Pero yung apat na to, yung sinasabing pending orders for future trades. So, another sample of
Another example of buy limit. Ano yung buy? Pag sinabi natin buy limit, mag-u-turn tayo, tama. Once mag-buy tayo from the downside. So yung current price, hahanap tayo galing sa taas. Kasi magbababa pa siya eh. Magpababounce po tayo ng price. Yan po yung goal ni buy limit. So here, so, example tayo dito. Assume na feel mo magbabounce yung market dito. So, mag-e-entry tayo ng buy limit. Entry po tayo ng buy limit. Okay? Disregard the SL and TPs muna. So, yung point dito is how buy limit works. So from here, example, nag-execute na po tayo ng buy limit. Once ma-hit po yung price nito, hoping na mag-bounce back or mag-u-turn. So once ma-hit na to, once magtumaas, pumasok po yung trade natin na buy limit and talagang nag-buy po siya. Yung tamang pagka-execute natin sa pagpili ng buy limit. So once ma-hit na yung entry natin, kanina hindi pa yan ma-entry, hindi pa siya papasok sa real time. So now, once ma-hit, papasok na siya sa real time. And kung ano po yung running na sa ibaba, magpo-floating yan. Okay? So if the market goes up, then tamang-tama po yung pag-set po natin ng buy limit. Mataas na pala. But for in this sample, yung dito, once na-hit po siya, yung ganitong part na to, yung makita natin sa trades natin naging floating loss. So mamaya, magbigay po tayo ng example sa MT4. So ito po yung running part ng nag-set po tayo ng buy limit. So ibig sabihin, once na-hit na siya at tumaas, pwede na pong mag-profits. Same thing with the sell limit. Yung si sell limit na naman, si sell limit naman is from the support galing sa baba. So, ibig sabihin dito, maghahanap tayo ng price na nasa taas if mag-bounce, hoping na mag-sell. Yun naman yung next na ano natin sa limit. So, example here, since sell limit, pwede tayo mag sample here.
Oh, ito po yung sample ng sell limit. So, assuming yung price, magta-target tayo dito na pabagsak. So, from example from here. So, feeling mo magsisell siya. Okay? So, bigay pa tayo sample. So, pwede tayo mag-set ng sell limit here. So, ibig sabihin, magta-touch po yung price natin. So, ibig sabihin, once matouch yung price natin, magbabagsak po yung market. Okay? So, yan po yung sample ng sell limit. From below the current price, bigla siyang umangat. So from the top, so mag-assume tayo na from here we plan to set a sell limit kasi parang feel mo once ma-hit to babagsak po siya. Yun. Pag ganito po yung papasok na po yan sa real market. Okay. Continue na lang kaya sa MT. Sandali lang po ah. Ano pa ba yung screen na nakita niyo? Yung trading view pa ba? Anong screen po yung nakakita natin? Naka-dual kasi ako. Trading view po ba or yung MT4 na? Pwede pong pa-assist. Naka MT4 po ba tayo or naka trading view? Okay. Sige. Saglit. Ayun. Okay. So, ito na po yung phase natin sa MT4 na tayo. So, ibig sabihin yung mga market execution, makikita natin once mag-right click po tayo sa current currency pair na to. Example, yung currency na makita natin is yung Euro H1. So, yung H1 na ibig sabihin is yung time frame. So, meron po tayo yung mga separated discussions. So, once kung gusto niyo po natin mag-set ng mga pending orders, punta po tayo sa, punta yung mga currency pair natin, currency pair markets natin. Example, yung gagamitin natin currency is the Euro-USD. So, andito na po yung Euro-USD sa ilalim. So, kung gusto po natin mag-trade, pwede po tayo mag-right-click, right-click, trading, new order. Yan. Yung makita natin, ito po yung order book ng MT4. So, yung volume naman, yan po ilalagay yung lot size. So, anong lot size pwede mong gamitin? So, commonly, yung pinakamababa is 0.01. So, yan lang po yung ibibigay ko na sample para sa 0.01 natin. Yung instant execution, dito po natin makita yung apat na, market pending orders. Click lang po yung pending order, lalabas po yung apat sa type. Ito po yung mga pending orders. Si buy limit, si sell limit, buy stop, sell stop. Okay? So, yung instant execution, yung ibig sabihin ng instant execution is mag-execute po siya.
sigida, papasok siya sa real market. Example, mag-instant execution ako. So nakita natin sa market now, merong price na gumagalaw at mag-decide po tayo it's either a buy or a sell. Once mag-click po ako now ng buy or ng sell, papasok sa real time at makikita niyo po yan sa baba dito sa order logs natin. So try ko po mag-set ng instant execution. And as you can see, nakikita niyo siya. Pasok na siya sa real-time market at gumagalaw na po yung price. So, ibig sabihin, live na siya. Live na siya na nag-trade tayo. So, example of pending markets. So, ulit, paano tayo mag-set ng mga pending orders? Punta sa currency pair ng dashboard niya, right-click, click nyo po yung trading, new order. Dito po sa type, piliin po yung pending order. So, magba-buy limit tayo. Okay? So, now, ito na po yung bigay po natin ng example. Buy limit. Ibig sabihin, magta-target po tayo ng price na pataas. For example, since wala po siyang backtesting dito, ito na lang po yung example ko. Example, from the current price now, so mag 1 minute tayo para mabilis yung movement. So yung current price, pwede tayo mag-set ng buy limit. Here, example, future trades. So example, kunwari magbabay tayo here. Pwede tayo mag-set here. So ano yung price? Kunin natin yung price para po mag-buy tayo. 1.08969. So kailangan i-input talaga yung mga prices na gusto mong i-target, no, sa ating entry. Sa stop loss, sa take profit, pero advice po talagang lagay po lagi ng stop loss. So assume tayo stop loss kahit dito na lang. 1.08861. 1.08861. Yung take profit natin is sa taas. 1.08984. 089. Invalid siya kasi yung current market natin hindi po tayo makapagano. Yung pwede natin i-set ng example kasi once mag-buy limit siya, yung current market is nasa taas. I mean, yes, pwede pala. Nasanay kasi ako sa trading view. So, example, dito tayo mag-buy limit. Example, dito tayo magba-buy limit. Assume na magba-buy yung market price, 1.0888. Stop loss here, 1.08858. Take profit here, 1.08949. Nag-execute siya. Okay? Ibig sabihin, yung in-entry natin na buy limit is hindi pa siya nakapasok sa real-time market. So, nakikita niyo sa baba, andito siya. Dito siya sa baba. Once makikita niyo po yung green, ibig sabihin, malapit na siya matarget yung price natin ng current market. So, ito po yung current market price natin yun. Once ma-hit po yan, yung price natin, papasok na siya sa real time. Papasok na siya dito sa taas. Okay? At makikita niyo yung movement kung merong profit at saka loss. Kapag set ng pending orders, wala pa po tayo makita kahit anong galaw nun. Okay, so eto naman yung sample ng sell limit. Sample tayo sa GB. Yung dashboard pala ng MT4, nakadepend po niyan sa inyo. Kung depende po kung anong gusto niyong appearance. Okay. Sa akin kasi ayoko nang may grid.
So, i-right click ko lang siya. I-click ko lang po yung grid. Tsaka hindi po siya nakakandle. Yun. Tingnan niyo po dito sa bar charts. Click niyo lang po yung candle at mag-zoom. I-zoom zoom in natin para mas malaki natin tingnan, or zoom out kung gusto niyo maliitan. Okay, for the cell limit, okay, ito. Cell limit. Assume na dito tayo mag-sell sa taas. Again, mag-sell limit tayo. Right-click, trading, new order. Instant execution, pending order, sell limit. So, yung price ng sell limit, assume dito tayo mag target ng magsisell siya. So, kapag po nag-attend po kayo ng SNR, so, ibig sabihin dito sa resistance is magiging resistance, hoping na magiging resistance po yung candle, and magsiset po tayo ng limit. So, set limit price is 1.27411. Yung stop loss, no, taas sa taas ng resistance, 1.27431, 1.27431. And yung target profit is here, 1.27341. Yan po yung purpose ng mga pending orders. Ibig sabihin, example, ginagamit lang naman ito sa mga types of traders, lalo na sa mga intraday traders. Intraday at saka swing traders. Yung magsiset lang sila, magti-TA sila ng kanilang chartings. So, pag alam nila na possible po na pwedeng ma-hit yung mga ginawa natin mga limit entries, hindi na nila kailangan humarap pa sa monitors nila. Kasi mostly yung mga gumagamit na naman ito is yung mga minsan lang nag-trade, may trabaho. So ito yung purpose ng mga pending orders. For example, ngayon yung current price natin is nandito. Iwan natin 'yan. Hintayin po natin na pupunta diyan yung market bago na niya ma-hit. Once ma-hit na niya, yung nilagay nating stop loss tsaka yung take profit mag-i-exist na sa real-time market. Okay? So, pag may question po mamaya, send lang po ng sa Q&A natin. Okay? For the buy stop, sell stop, sila naman po yung mga pending orders na continuous. Compare with the limits, the buy limits and the sell limits, sila po yung may mga bounce. No? Yan po yung mga hint. Kapag sa sell stop, the buy stop, kapag tayo magbabuy from the downside, sa taas tayo mag-set ng buy stop, is ibig sabihin, once ma-hit yung target price natin, it's continuous. From here, di ba, nag-buy na siya, I mean, nag-long, nag-long po yung market. So, mag-continuous po siya na mag-buy. And mag-set po tayo ng sample. Nakita niyo na parang nag-green siya. Ibig sabihin, malapit nang ma-hit yung sinet nating buy limit tsaka sell limit. USDCHF, okay? USDCHF, magbibigay po tayo sample sa buy stop. Sa buy stop na masyado po siyang mataas. Yun, pwede na to. Yan. Buy stop. Nandito na tayo sa ilalim. So yung ano natin, once nandito mag-hit tayo ng set tayo ng entry dito, ng set ng pending order, ibig sabihin once ma-hit, yung goal natin is pataas. Yung goal natin is mag-long. So, ibig sabihin, yung target natin is hoping na yung market is maglulong. So, right-click, trading, new order, pending order, it's buy stop. Continuous. Nakita po, once makikita po natin na may possible yung market is maglulong, buy stop yung pwede natin gamitin. Okay? Buy stop. Example. 0.8668. Stop loss below 86012.
Tsaka yung take profits natin sa taas, sa kay resistance, 87181. Yun. So, ibig sabihin, magta-target tayo ng buy, ng long. Kasi once ma-hit yung price natin dito na sinet, magkukontinue siya, i-target yung target profit natin. So, yan po yung purpose ng buy stop. Yan po yung how buy stop works. Same thing with sell stop. Si sell stop naman ay continuous pa-sell. Continuous po siya for selling. Example, balikan natin to later on. USD, USD Japan. Okay. So, from sa taas. Yun. Set tayo ng sell stop. Ibig sabihin, continuous po siyang babagsak. So, example, mag feeling natin assume na dito. Once mag-target po siya dito, continuous yung babagsak. Or kahit dito na. Okay, right click. Trading, new order. Sell limit. No, sorry. Sell stop. Sell stop. 1.47185. Stop loss, 148,930. Target profit, 144. Entry. Di ba tayo naglagay ng profit dito? Yes. Profit. Hindi siya makita. Pwede tayo mag-modify. Change ng price. 1.40. Profit. 1.40. Ayun pala. Yun. Siya na, di ko nalagayin yung zero. Yun. So, ayan. So, just in case na babagsak po yung market, tuloy-tuloy yung pagbagsak, profits po tayo at ito po yung target profits natin. Yung ibig sabihin ng mga pending orders is hindi na po kailangan, hindi na natin kailangan parang naka-monitor palagi sa desktop natin. Parang advanced trades na po siya. Hihintay na lang po tayo na ma-hit po yung niset natin ng mga prices. Okay. So, kanina, sample natin, nag-sell po tayo sa, ito po yung nakita natin, yan po yung instant execution. So, instant execution, once nag-trade po tayo, papasok na po siya sa real market. So, tamang-tama, yung apat na to is hindi pa nakapasok sa real market. So, maghihintay tayo na mahihit yung mga prices na sinet natin for the buy limit. Ayan, punti na lang, sana na-hit siya. So once na-hit na sana to, yan, pag tumaas, possible, sakto po yung pag-set po natin ng buy limit. So from yung current price kasi, from here, sa taas, so magbabounce yung, sa tingin natin magbabounce dito. So from the top, babagsak siya at yung binagsakan niya na price, dyan po tayo mag-set ng buy limit at pag mag-bounce, so hoping na mag-continuous yung, I mean, hoping na mag-pullback or mag-U-turn sa market. So from the top, nag-set po tayo ng buy limit and mahit yung limit entry price natin and it goes up. No? Same thing, vice versa with the sell limit from the, ito na yung sell limit natin kay GBP. Okay? So, nandito yung current price natin. So, medyo malayo pa. So, yung sell limit natin, kahit dito, pwede tayo mag-sell limit eh.
Basta hindi pa na-hit yung price. For example, mag-edit po tayo. Pwede po tayo mag-modify. Mag-edit po ng mga price. Right-click nyo po yung price natin dito. I mean, yung currency pair. Right-click nyo at i-modify. Mag-modify tayo ng price. So, example, instead here, pwede po tayong mag-set here. Change lang po natin. So, assume na yan. Once tumaas yung market, ma-hit natin, ma-hit yung sell entry natin. Yan, nag-green siya. Sabihin, malapit na. Once ma-hit yan, pasok na siya sa real-time market. So, nakita nyo, hindi pa ito nakapasok sa real market. Same thing with the buy stop and the sell stop. So, yung dalawang pending orders natin, yung sa buy limit at yung sa sell limit, sila po yung may mga bounce back na pwede nyo tingnan as a hint. Whereas for the sell stop and the buy stop, sila naman po yung pending orders na continuous. Yung pag gusto nating mag-buy, titingin tayo sa taas, magse-set entry tayo dyan for the buy stop. Ibig sabihin, yung goal mo sa market is continuous pa long. Okay, same thing with the sell stop. Kapag nasa taas yung current price natin and ma-hit po yung ginawa nating sell limit, I mean the sell stop. So, ibig sabihin yung goal natin sa market is patuloy yung pagbagsak or yung pag-short. Okay? So, and that's for tonight. So, if you have any questions or naguguluhan pa kayo, please feel free to chat. Yan po yung purpose ng mga pending orders. Future trades. Pero kapag scalper ka, parang pwede naman. Pwede mo naman siyang iset. Kasi parang, hindi pa naman kasi nangyayari. Hindi pa na-hit yung price. So, possible, pwede. Pero, minsan, pero yung mostly na ginagamit sa apat na to is yung mga limits. Si buy limit, tsaka si sell limit. Parang ang rare lang nakikita ko na may gumagamit ng buy stop tsaka sell stop. Hindi pa nga ako nakatry nun eh. Personally, Nutris, hindi ko pa yun natry. Kasi parang, alam naman nga, continue sa why not, no, why not do it in an instant trades anyway, no? So, if you have any questions, thank you for the, yes, thank you for the message for the MT4. Hi. Hello. Yes, if may mga questions po tayo, feel free po, ha, later on. And afterwards, no, if meron pa po tayong questions, don't hesitate to contact your account manager. Your account manager o yung sino po yung nag-invite sa inyo dito, no? If you may mga questions po kayo regards with Iron FX, pwede din po lumapit sa akin, okay? And I am waiting for your questions for this attendees. How are you? And I do hoping sa lahat ng mga webinars na pinag-session ko po is marami po kayong natutunan. And please apply nyo, i-apply nyo po talaga sa inyong trading journey. Okay? So, so I assume there's no questions. Siguro mga advanced traders na kayo. Well, anyway, if no questions asked naman tayo. With regards to my services, no, you can subscribe me in my YouTube channel, that's Miss Tech Trader. You can visit my website, and that's www.fxroutine.com.
metatrader.com. And meron din po akong mga trading tutorial strategies makikita sa YouTube and also to my Telegram. Please join in my Telegram channel for the updates of my trades, the services, and iron effects, and also the schedules of my webinars. And don't forget that na I have to inform you pala na meron po akong copy trading services. Yung ginagawa kong setup is sa prop firm strategy standards. So, if you plan to copy me, please do let me know, PM me, or check my channels. Meron dun mga links na may mga tutorials na you don't need me na for, but I would love to assist you, okay? Kasi medyo yung iba kasi nahihiya. So, nandun na po yun sa channel ko, I mean sa Telegram, ng copy trading, paano niyo po akong makopy, okay? Na hindi na kailangan mag-communicate sa akin. And yes, that's for tonight. And thank you so much. May question. How much minimum for the copy trade? I suggest for the minimum copy trading is $500. Okay, that's the minimum. And the recommended is for 1,000. And if kung nataasan kayo sa price, meron po kaming, pwede po ako mag-promote ng other master traders if you have $100 fund. Okay. Andun din po na sa channel ko po. Minamarket ko kahit sino. Understandable kasi alam ko naman yung sum hindi maka-achieve ng ganun amount. So meron po kaming 100 for you to invest. Okay. And the profit sharing is 30%. Yung sa 100 naman, 15 lang 'yon. So it depends naman sa investor kung kanino po kayo magka-copy. Well, yung sa akin, ayan, manual, tsaka yung ina-apply ko, magtatanong bakit hindi kaya sa 100? Kasi based from the system na tinitrade ko, lalo na proper, I mean prop firm strategy yung ina-apply ko. Kasi I am handling a prop firm live funded accounts. So, sinasama ko na lang sa copy trading. So, for example, why hindi ako mag-allowed ng below 500 is because of the risk management system. Like, for example, nag-lose lang ako ng 0.2%. That's almost 2% for the $100. So medyo nagiging 2% yung sa $100. So medyo what if na lose ako ng below my drawdown limit rules? That's 4%. So what if na loss ako ng 4%? So that's baka ma-hit yung $100. Tama. So I am preparing everyone for the losing stage since the market is uncontrollable. I know that the market may mga flow, I mean may mga stop losses. Hindi po talagang mawawala yan. But mini-make sure ko na magbabalance talaga yung trading. I mean yung trades na dapat talaga iniingatan. And I'm not into greedy type of trades. So if nakita kong high probability na maganda yung setup, is mini-maintain ko pa rin kung ano yung standards ko. Kung ano po yung trading plan. Okay? Wait. Baka pwede po pa-send details dito how to join and copy you. Okay. How to join and copy. Okay, wait lang po. Open ko lang yung Telegram. Naka-close kasi lahat eh. Thank you for the questions, okay? May ginawa akong tutorial dyan sa YouTube. Nakita nyo ba? Receive nyo?
Yung copy trading, kapag magka-copy po kayo with sa Master Trader is based sa promo code. So meron ako dyan nakalagay promo code. Meron din mga promo code yung sinabi ko kanina if gusto nyo sa below funds na 100 billion. You can copy din since they all belong to Iron FX. So no problem. Okay. So anyway, thank you so much attendees for your time na nag-attend kayo for tonight's seminar. I mean for tonight's webinar, that's MT4 platform navigation with 4 pending entries, the buy limit, the sell limit, the buy stop, and the sell stop. Okay. Hope to see you again the next webinar, and that's February 2. Magla-live charting tayo with using trend lines, support, and resistance. Okay, goodbye and ingat po.